Welcome back to our channel and welcome back to another vlog. So for today's vlog, guys, maiba lang. Bagong-bago to, guys, wala pang gumagawa. We're gonna do the mukbang. Medyo healthy yung mukbang natin ngayon. Hindi tayo magmukbang ng mga crispy pata, yung mga mamamantika, mga ganyan. Ang ibumukbang, ang ibumukbang natin ay yan, iba't ibang fruits, guys. Actually, this is berries. Berries, iba't ibang uri ng berries, guys. Ang naiba lang nga itong cherry. Cherry is not a berries, this is a fruit. Yon. Look. This is super healthy, guys. Napaka-healthy, guys, ng berries kasi this is rich in antioxidant, rich in fiber. It helps fight cancer, mga ganyan. So, yun, super healthy. Kaya I see to it na everyday meron akong kahit na alin dito na berries. Like, this is my favorite. This is blackberry. This is blueberries pala to, guys. This is blueberries, guys. Yan. Ito ang favorite ko. This is my favorite berries. Blueberries. Itong blueberries pwede to sa mga dessert, di ba? Like cheesecake, mga muffins, ganyan. Dessert. Ito ang next natin na this is my least favorite, guys. Kasi parang kumakain ng bulak na may asukal. This is raspberry. Raspberry. Ayan, raspberry siya. Pakita natin ang malapitan. Raspberry. Ito ano rin siya, rich din siya sa ano, sa flavor. Kaya nilalagay din siya sa mga dessert, sa mga inumin. Ayan, may raspberry cheesecake ba? I don't know. Ayan, raspberry. And this is one of my favorite din na berries. This is blackberry. Not the cellphone, guys, ha? This is blackberries. Para siyang garapata. Charot. Ayan, feeling ko para siyang alam mo yung garapata ng aso. Pero masarap siya, lalo na pag matamis. Ayan, ito rin, paborito ko rin yan. Susunod sa blueberries, gusto ko rin to. And this is, syempre, alam na alam nyo na kung ano to. This is the strawberries. Strawberries. Uso ngayon ng strawberries, guys. Season ngayon ng strawberries. Kaya medyo matamis ang mga strawberries ngayon. Ayan. I love strawberries. Strong din yung flavor niya. Kaya ginagamit din siya for cooking dessert. For flavor. Sa like cake. Ayan. Mga dessert nga. Cheesecake. Ayan. Mga ganyan. And this one. This is my first time to eat this. To try this. This is a gooseberry or golden berries. I don't know what's the taste. First time ko siyang kakainin, guys. Para siyang kamatis na maliliit. Para siyang yung cherry tomatoes. Ayan. Hindi natin alam kung ano yung taste. Let's see. Mukha namang masarap. And ito, sabi ko nga, hindi ito berries. This is cherry. Season ngayon, guys, ng cherry. Kaya matatamis ang cherry ngayon at medyo mura. Yan. Ang daming cherry ngayon, guys, dito. Ang daming cherries sa mga supermarket. That's super tamis nila. This is one of my favorite fruit, cherries. Yan. Pero nevertheless, guys, yan. Berries are super, super healthy. Ginugel ko siya at super healthy niya talaga. As in, super healthy ng mga berries, guys. Eh, syempre, ayan. Marami dito niyan, guys, sa Canada. Pero wala pa rin tatalo sa mga prutas ng Pilipinas. Tropical fruits are the best. Like, nakikita nyo naman sa mga previous vlog ko. I always have mangoes, atis, rambutan. Yan, lagi ako niyang meron. Actually, meron ako mangga ngayon. And ano pa ba yung nandyan ko? Meron akong passion fruit. Tropical fruit din yan. And ano pa ba? Banana. Yun. Wala pa rin tatalo sa mga ating mga prutas, guys. Yan. Woo! Sarap! I don't really like apple and grapes, guys. Hindi ako mahilig. Though marami rito nun. Marami pang mga iba-ibang mga prutas, guys. Ito like plum,
apricot, peach, yan, madami. So, umpisahan na po natin ang ating mukbang. Maiba lang, di ba? So, unahin natin ang, syempre, my least favorite. Sabi ko nga, this is the raspberry. Strong yung flavor niya. Medyo matamis-tabis. Kaya sabi ko, ito yung least favorite ko kasi parang, parang kumakain ng bulak na binasa mo ng may asukal. Pero sabi ko nga, super healthy nitong mga to. Kaya, I always have this every day. Kung hindi blueberry, blackberries, or strawberry, lagi ako meron sa rep. Masarap din siyang gawing ano, smoothies, guys. Lalo na itong blueberries. So, masarap itong gawing smoothies. Tsaka yung strawberry. Hop. Sabi ka ng konti yung ano. Camera natin. Para makita na. Hindi na ako nakikita. Yan. Hindi na ako nakita, guys. Hindi na nakita yung mga pores ko. Ilayo na lang natin ng konti. Ah! Yeah. Tumagibang na naman kayo. Ano ba yan? Patalastas pa? Commercial. Tagibang. Yun. Ayan. Ay, parang tagibang. Ano ito? Kailangan natin bumili ng bagong tripod. Yan. Dito tayo sa raspberry. Sarap. Medyo maasim lang siya ng konta. And next natin is blackberries. Hindi yung cellphone. Yan, sabi ko sa inyo, di ba parang siyang garapat? Parang garapatan ng aso. Ano daw? Tignan natin, ha? Yep. Summer kasi ngayon, guys, kaya matatamis yung mga berries. Matatamis yung mga prutas ngayon. Kapag kayong winter, hindi ganong matamis yung mga berries na to. Kasi in, maaasim. Ang alam ko meron lang dito is yung cherry, strawberry. Parang yung the rest, puro sa Amerika galing. Yung guys, US is border lang ang pagitan dito sa Canada. Parang tulay lang, ganun. Masatanaw mo yung ano. Yung New York. Canada. Eto yung Canada, ayan yung New York. Parang ganun. Matatanaw mo yung New York. Kaya yung mga fruits, mga ibang fruits, mga ibang product galing puro US. Puro US galing. Hop. Oh, dito klinta talaga to. Alam niyo mo, guys. Dito lang ako nakatikip ng mga ganito. Mga ganitong prutas. Hindi ko ma-imagine na matitikman ko pala to sa buhay ko. I remember, ang aminin nyo, kayo din. I remember when I was so much young, like siguro 9 or 10 years old or 11. When I was in elementary, lagi kami nagmamatong ng mga bubot na bayabas. Bubot na bayabas, guys. Bubot na bayabas, bubot ng mangga, yan. Nagmamatong kami kasama kay mga pinsan ko. Pero huwag niyong gayahin yun kasi masama yun. Nagmamatong kami ng duhat. Ito parang duhat, oh. Itong blueberries. Nagmamatong kami ng duhat dun sa kapitbahay namin. Tapos mga mangga Indian. Tapos hinahabol kami ng palo. Ayan, those were the days. May, lagi ako may asin sa bulsa kasi umaakit kami sa mga bayabas, sa mga mangga. Kasama ko yung mga pinsan ko. Ayun. Natungera pala. Kasi yun. Dito pala,
makakakain pala tayo ng mga ganito, di ba? Hindi natin ma-imagine yun. Ito. This is the best way to eat blueberries, guys. Kasi pag isa-isa, maliliit, di ba? Ganito ginagawa ko. Ganito pagkain ko sa blueberries. Ayun. Ang alam ko may blueberries din dyan sa Pilipinas kasi kaso nga lang sobrang mahal, di ba? Blueberries. Pati naman, ano, grapes meron dyan, strawberry meron dyan, di ba? Sa Baguio. Kaso hindi ganun katamis. Dito matatamis yung strawberry. Pag summer, pag winter, medyo maasin. Yan, ganito ko kinakain yung, ano, blueberries. Rap. Maliliit kasi, guys, eh. Matamis. Matamis ang blueberries ngayon. Masarap to ilagay, guys, sa ano, na smoothie or kaya sa breakfast mo, sa cereal. Masarap siya ilagay. Matamis siya. Strong yung flavor ng ano, blueberries. Hindi ko alam bakit itong blackberry hindi hinahalo sa pagkain. Sarap. Next is our strawberry. Tsaka guys, mura ngayon yung mga ganito ngayon. Mura. So, ito yung strawberry, parang 3.99 lang. Isang ano na siyang ganun. 1 pint yata yun. Basta, yung nakabox na plastic. Hop. Matamis siya. Masarap din to sa ano? Sa smoothie, no? Halo-halo. Blueberry, blackberry. Tsaka banana, avocado. Sarap, ang healthy. Very good. Sarap. Super fresh. Tingnan nyo. Parang kapitas lang. Tsaka organic tong binili ko, guys, na to. This is organic. Your skulls. Ang tamis. I love strawberry pag matamis. Pag maasim, no, ayoko. Sarap. Tama-tama, guys, kasi hindi pa ako nagla-lunch. Ang oras na. 1:15 na. And today is Sunday. Alam niyo naman, pag Sunday lang ako nakakaganito. Ang sarap. Ngayon ko lang nalaman, guys, na ang strawberry pala, yung buto niya nasa labas. Yan, nakikita nyo na yan. Dali, ay mag-focus. Yan. Yan. Yan, nakikita nyo yan. Yan pala ay buto ng strawberry. Ayan. Nasa labas ang buto. Kaya ko lang nalaman, sinerch ko. Actually, ito rin mga to. Yung kada isang hiwa na ganyan, guys, nandyan yung buto nila. Yan. Nandyan yung buto nila, guys. Kada isang hiwa na yan, nandyan ang buto. Pati to. Marami silang buto. Itong raspberry. Mag-focus ka, bebe. Ayan, nandyan din ang mga buto niyan. Kada isang hiwa. Di ba? Ang weird. Kaya hinugasan ko silang mabuti. Katulad ng strawberry, binababad ko muna sa tubig. Nang matagal bago ko kainin. Ang sarap ng strawberries. Promise. The next is my favorite. Ang tamis.
Palagi ako bumibili ng cherry. Kasi alam nyo ba kung bakit? Sinasamantala ko kasi ngayon na summer, maraming cherry. Kapag nag-fall na in winter, wala ka nang mabibiling cherry. Meron na sobrang mahal. Tsaka hindi ganun kasarap. Ngayon, ang sarap, ang lutong, ang tamis, ang sarap, malalaki pa. Meron din cherry dyan sa atin, di ba? Kasi mga ano, yung ano na, nasa bottle na, mga panlagay sa ice cream. Alam nyo ba guys, hindi ko talaga maisip, hindi ko ma-imagine na makakakain pala ako ng mga ganito. Kasi di ba, nung bata tayo, parang, alam nyo yun. Yung nga, sabi ko nga, puro bubot na bayabas lang yung nadadali natin, mga, pero, ayun, pero sabi ko nga, mas masarap pa rin yung prutas dyan sa atin. Mas nakakamis, lalo ni manggang hinog, that's my favorite. Si Joanne Vlog, pag tinanong mo ko ano ang paboritong prutas, manggang hinog. Yun lang. Hanggang hinog lang talaga. Hap. And then, our last, this one. At honestly guys, ngayon ko lang siya matitikman. Itong gooseberries na to. Hindi ko alam kung ano lasa niya. Mukha siyang kamatis, cherry. Mukha siyang cherry tomatoes. Tingnan nyo. Diba? Nabusog ako. Ngayon ko lang siya matitikman. So, ito legit reaction to kung ano lasa niya. Gooseberries. Nakakita na ba kayo ng ganito guys? Gooseberries. So, let's see kung ano lasa. Ang daming ano sa loob. Ang daming buto. Ang ganyan lasa. Hindi masarap. Ng lasa, guys. Masarap ay kamatis. Hindi masarap. Ito. Guys, hindi masarap. Huwag mo kayong bumili. Gooseberries. Ewan ko, hindi ko alam kung ako lang yung hindi nasarap. Hindi siya masarap. Weird yung lasa niya. Tapos ang daming buto sa loob. Ang weird ng lasa, promise. Parang maasim na, may aftertaste na. Muntik na, kumasuka. Hindi masarap. Hindi masarap tong gooseberries, guys. Hindi ko alam kung bakit bumili ako niya. Masarap. So, ayun guys, tapos na ang ating berries mukbang na hindi ko medyo bet yung gooseberries. Hindi ko siya nasarapan guys. Medyo kakaiba yung lasa. Ang weird ng lasa guys, hindi ko maintindihan yung lasa, maasim na may aftertaste na puro buto yung loob, parang kamatis. Pero masarap pa yung kamatis. Siya parang basta iba yung kakaiba yung lasa. Kaya hindi ko makare-recommend to na bumili kayo. Ayan, hindi siya masarap. Woo! Siyempre, aris lang tayo rito, di ba? Pero yun, salamat po for staying with me sa kakaiba nating mukbang. Sa kakaiba nating vlog na bagong-bago. Mukbang. Walang magawa. Thank you guys for watching. See you later. See you soon. Bye. Be good. Be natural. Bye. Bye-bye.